tungkol sa impyerno, totoo rin ba na itong si Angelica Zambrano ay nakarating din doon sa langit? Yan po yung ating aalamin sa video na ito. Matapos daw po yung nakakakilabot na experience ni Angelica Zambrano doon sa impyerno, dinala naman daw siya ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa kalangitan. At doon po pinakita po ng Diyos yung kaharian daw po ng langit. Ngayon, ano po yung mga nakita niya o mga na-encounter niya doon po sa langit, base po sa kanyang testimony? Ayon po kay Angelica, pagpasok na raw po ng pinto doon sa langit, meron daw po siyang isang nakitang napakahabang table. Sobrang haba raw po nito. Nasa sobrang haba, hindi mo raw po makikita yung dulo ng table na ito. So makikita mo yung simula, pero yung dulo nito, hindi mo na siya makikita. Dahil sobrang haba nga raw po nito. Yung mesa raw po na ito, natatakpan daw po ito ng puting mantel. At meron daw po mga ginto sa gilid nito. Meron din daw po ng mga gintong plato, gintong baso, mga prutas at napakaraming pagkain doon po sa mesa po na yon na napagkahaba-haba. So kung pagmamasdan mo raw maigi itong mesa na ito, talagang sobrang ganda raw po nito. Ngayon po mga kapatid, yung mesa raw po na yon, nakahanda raw po yon para raw po sa pagdating ng mga mananampalataya pagdating po ng panahon. So inaasahan daw po na makakaroon daw po ng isang malaking pagsasalo-salo pagdating po ng panahon kapag nagkasama-sama na po lahat po ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Bukod po dyan, meron din daw po siyang nakita na malaking trono at maliit na trono na napapalibutan po ng napakaraming mga silya. Sa pagitan daw po ng mga silya na yon ay merong mga kasuotan at mga korona. Sinabi niya raw po na yung korona po na yon, korona raw po yun ng buhay na gagamitin daw po pagdating po ng panahon. After po noon, nagtungo raw po sila doon po sa napakagandang hardin na sobrang ganda raw po. At napakaraming tao raw po na naandoon sa hardin na yon. So naandun daw po yung ilang mga tao na nabanggit doon sa Biblia. Lalo na nga po yung mga lingkod po ng ating Diyos. Yung mga tao raw po na nakita niya doon po sa hardin ay pawang mga bata. Kumbaga hindi raw po sila tumanda kahit na po yung mga matatanda na po na sinabi po doon sa Biblia. So sa paglalakad niya po sa hardin, meron po siyang nakita raw po doon na parang bata na meron pong malaking panyo sa kanyang kamay. At siya po ay sumasayaw-sayaw daw po doon at nagpupuri po sa ating Diyos. Ngayon po yung lalaki raw po na yon na nakita niya na sumasayaw po doon sa may hardin, yun daw po ay si David. Nakita niya rin daw po doon si Joshua, si Moses at si Abraham. Sila raw ay magkakatulad ng wangis at talagang hindi raw po sila tumanda. May mga nakita rin po siyang mga ilang kababaihan na nabanggit po doon po sa Bible tulad na namang ni Maria Magdalena at ni Sarah. Pagkatapos po nila doon po sa hardin, sinabi raw po ng Panginoong Jesucristo na meron daw pong ipapakita sa kanya na importanteng lugar. At sabi niya kay Angelica, tumingin siya doon sa malayo. At pagtingin niya, nakita niya yung isang kumikinang na lungsod na punong-puno raw po ng ginto. Ayon po sa kanya, yung lungsod po na yon, yun daw po yung titirahan ng mga tao. At napakarami raw pong mansyon na naandun sa lungsod na pinakita po sa kanya. Nung papunta raw po sila doon, meron po doon ilang mga tulay na gawa po sa ginto. Nakita niya po na yung mga daanan talaga o yung mga lansangan gawa po sa ginto. So punong-puno raw po ng ginto yung lungsod po na yon. Sobrang ganda raw po ng lungsod na pinakita sa kanya ng Diyos at talagang hindi niya maipaliwanag sa ganda yung nakita niya. Kumikinang daw halos lahat ng naandon na parang mga salamin. Narinig niya rin po at nakita niya na meron po mga nag-aawitan na talagang nagpupuri po sa ating Diyos doon po sa langit. Napansin niya rin po na yung mga bulaklak po sumasabay po doon po sa mga awitan o mga pagpupuri na ginagawa po ng mga tao. Kumbaga, sumasabay po yung humpay ng bulaklak doon po sa mga pagkanta ng mga tao. Pinakita rin daw po sa kanya ng Panginoong Jesucristo yung ilog po na naandun po sa langit. Yung ilog daw po na ito ay sobrang linaw at parang kristal sa sobrang liwanag. So lumusong daw po siya doon sa ilog po na yon. At nung naramdaman niya po yung ilog, sobrang ganda raw po ng kanyang pakiramdam. Hindi raw po maipaliwanag yung naramdaman niya simula nung siya po ay lumusong doon po sa ilog po na yon. Ngayon, pinakita rin daw po sa kanya ng Panginoong Jesucristo yung mga mangyayari pagdating po ng panahon. So meron daw po doon isang malaking kortina na nakabukas at pinakita po doon na may mga tao na bigla na lamang pong nawala. So marami raw pong mga tao ang bigla na lamang pong nagtaka. Kasi nga po, bigla-bigla na lang pong nawala yung napakaraming tao, lalo na raw po yung mga bata. Base po sa nakita niya po sa vision daw po na yon, nakita niya na napakaraming tao ang naghihiyawan at halos mabaliw na po dahil nga po sa pangyayari po na yon. Ayon po kay Angelica, yung mga tao raw po na yon na nawala, lahat po sila ay napunta sa Alapaap para nga po i-meet yung ating Panginoong Jesucristo. So nakita niya po doon po sa malaking kortina na doon po sa mga news o kaya man po sa mga balita nakalagay po doon na dumating na yung Panginoong Jesucristo. At pagkatapos po noon, bigla na lang daw po sumara yung kortina.
May ilang mga pagkakataon din daw po na sa kanyang pagbisita po doon sa langit, meron daw po siya narito doon na isang altar. At doon po sa altar na yon, naando daw po yung isang napakalaking libro. Ngayon po, pagbukas niya po ng libro, ang dami na raw po doon nakitang mga pangalan. Nakita niya po doon yung iba't ibang mga pangalan, pero sinabi niya po yung lengguwahe raw po na nakasulat doon po sa libro po na yon, hindi niya raw po maintindihan kasi kakaibang language daw po yung naandoon. Ngayon po doon po sa mga pangalan na yon, sinabi niya merong mga kumikinang na pangalan. At yung mga kumikinang daw po na mga pangalan na yon, yung daw po yung mga tunay na nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At meron din daw po doon na mga nabura na po na mga pangalan kasi nga po, yung daw po yung mga tumalikod sa Panginoong Jesucristo. Maaring naandun daw po yung pangalan nila dati, pero dahil po sa kanilang pagbalik sa kanilang dating buhay, nawala po yung pangalan nila sa aklat ng buhay. Ngayon po mga kapatid, dumating na po sa point na sila raw po ay pabalik na ng mundo. So dumaan daw po sila doon sa napakagandang hagdan pababa. At sa gilid daw po nito, punong-puno po ng mga bulaklak. So puting-puti raw po yung kapaligiran po na yon, nung time po na siya po ay pababa at pabalik na po sa mundo. Nakiusap daw po itong si Angelica na huwag na pong bumalik po doon po sa lupa dahil gusto niya na pong manatili doon po sa langit. Pero sabi po ng Panginoon, hindi raw po pwede mangyari yon kasi nga po, meron pa raw po siyang gagawing misyon sa lupa. Para nga raw po ibahagi yung nakita niyang langit sa mga tao. Para raw po sabihin sa mga tao na totoo po yung langit. Kung titingnan po natin mga kapatid, yung experience po na naranasan ni Angelica Zambrano base po sa kanyang testimony, talagang napakaganda po nito. Pero mga kapatid, masasabi ba natin na tunay po ito? Meron po bang katotohanan sa mga testimony niya na nakita niya raw po yung langit at naranasan niya ito? So mga kapatid, ang sagot po natin dyan ay tulad lamang doon po sa na-experience niya sa impyerno. Kung pag-aaralan po natin mabuti yung experience niya po sa langit, meron po talaga doon na mga biblical. Meron po talaga doon na sinasabi po yung Bible. Halimbawa na lang, yung Book of Life. Sinabi niya po na naandun daw po yung mga pangalan na mga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. So sinasabi po yan sa Bible. Meron din daw po siya doon nakita na ilog na sobrang liwanag. Meron din po sinasabi po yung Bible patungkol po dyan. Yung patungkol din po sa kumikinang nalungsod at yung mga lansangan daw po doon halos gawa po sa ginto. Totoo po yun, may sinasabi po yung Bible doon at yung mga patungkol po sa mga mansyon at yung mga nagpupuring mga tao doon po sa langit. So kung titingnan po natin, biblical naman po yung mga sinasabi niya. Pero mga kapatid, di pa rin po natin masasabi kung talagang tunay yung sinasabi niya kasi pwede niya namang sabihin yon kasi kinuha niya po sa Bible kasi sinabi na po ng Bible po yun. So kahit sino, kahit hindi siya, pwede na magsabi ng patungkol po sa langit. Kasi nga po, sinabi na po ng Bible yun. At bukod po sa langit na na-experience niya, sinabi niya rin po yung patungkol po sa rapture. Sa totoo lang po mga kapatid, totoo naman talaga na magra-rapture. Yung mga nakita niya po na vision na yun na nawala po yung mga tao, totoo po yun mga kapatid. At totoo rin po na pagdating po ng panahon, imimit po natin yung ating Panginoong Jesucristo doon po sa alapaap. So yun po mga kapatid ay katotohanan po talaga. Mga kapatid, yung patungkol po kay Angelica Zambrano, kung patungkol man yan sa langit or sa impyerno, ang masasabi po natin dyan, halo po yan. Meron po mga katotohanan at meron din pong error. So ibig sabihin po niyan mga kapatid, hindi po natin siya dapat totally na paniniwalaan. Kasi nga po may mga nakita po tayong mga error na sinabi po niya. So pag may nakita po tayong mga error po na ganun mga kapatid, dapat mas lalo po tayo magsuri. Mag-iingat po tayo sa mga pinapakinggan po natin. Kasi nalaman mo na may error eh. So pag-aralan mo mabuti, alam mo mabuti. Actually, lahat po dapat ng mga pinapakinggan po natin, yung mga nakikita po natin, lalo na nga po kung patungkol po yan sa salita po ng Diyos, dapat po suriin natin siyang mabuti. Sabi nga po dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. So mga kapatid, huwag po tayong basta-basta po maniniwala sa mga napapanood po natin. Hindi po natin alam yung mga totoo po at hindi. At marami po talaga ngayon na mga naglalabasan po ng mga fake news. Lalo na nga po pagdating po sa salita po ng Diyos. So mahirap po talaga magtiwala po sa tao po ngayon. Kaya mga kapatid, magtiwala lamang po tayo sa salita po ng Diyos. Dahil yan po yung totoo at tunay. Mga kapatid, ang malinaw lamang po, totoo po ang langit at impyerno. At yan po yung sinasabi po ng Bible 2,000 years ago pa. Magpatotoo man po si Angelica Zambrano or hindi, o kung sino man po mga taong nakarating sa impyerno or langit, tandaan nyo po mga kapatid, walang makakapagbabago ng katotohanan dito po sa langit at impyerno. Pero mga kapatid, syempre dapat bilang mga Kristiyano, ang i-look forward po natin dito ay yung langit. Maging excited po tayo na makarating ng langit pagdating po ng panahon. Doon po sa tamang panahon. At syempre, ibahagi po natin sa mga tao yung patungkol po sa langit dahil gusto po natin na makasama rin po sila doon at hindi po doon sa impyerno.
So mga kapatid, bilang mga Kristiyano, sapat na po yung Biblia para sabihin sa mga tao na totoo po yung langit at impyerno. So hindi na po natin kailangan na maranasan pa po na mamatay at makapunta sa langit at impyerno at bumalik po dito sa lupa para i-testify yung kaligtasan po sa mga tao. Para sabihin po sa mga tao yung patungkol sa langit at impyerno. Mga kapatid, naandyan na po yung Bible at may mga pagkakataon na po para ibahagi ito sa mga tao. So simulan na po natin na ibahagi yung katotohanan po na ito. So yun lamang po mga kapatid, ang gusto ko pong bahagi sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli po, magkita-kita po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ingat po kayo palagi.